Yo, what's up guys? Musta kayo? Welcome back nga pala sa channel natin, Chirismoro TV. At ngayon guys, ipapakita ko sa inyo sa Beeperman 150 natin, yung mga Beeperman 150 user dyan, no, na mga ka-RS natin. Ipapakita ko sa inyo guys kung saan po nanggagaling ang lagitik na hindi nawawala kahit anong gawin natin, kahit ilang beses na tayo magpa-tune up, nagpalit na tayo ng tensioner, nagpa-adjust na tayo ng valve clearance, no? Kung ano-ano nang pinalitan natin, kung ano-ano nang pumasok sa utak natin, yes, hindi pa rin nawawala yung lagitik, no? Ito guys, para sa akin simple lang naman to, no? Basta wag ka lang masyadong maarte, all good si Beeperman, no? Pagdating sa performance, talagang napakaganda niya. Tsaka yung lagitik na haka-haka na sinasabi na yan, no? Talagang meron naman, no, pero hindi siya nawawala. Yan ang tatandaan ninyo guys, no, kahit anong gawin natin hindi siya nawawala. So ipapakita ko sa inyo saan ba makikita 'yon, yung lagitik na 'yon, no. Yung kalimutan na guys mag-subscribe dito sa ating channel para updated kayo sa mga video natin na ilalabas, no. Panoorin niyo tong buong video na to para alam niyo kung saan makikita 'yung lagitik na 'yan, para iwas ang kita ng ulo, tsaka iwas na syempre sa gastos, okay? So ngayon, proceed na tayo. Paparinig ko muna sa inyo kung nasaan ko, ano yung tunog ng lagitik na yon, okay? Alright, tayo. Ayan guys, no. So ito ipaparinig ko sa inyo yung parang lumalagitik dito sa pinaka head ng ating Beeperman 150, no. So nandito yan. Ewan ko lang kung naririnig niyo, kasi itong sa akin medyo na lesser natin. Nabawasan na siya eh. Kasi nung pina-tune up ko, pina-adjust ko yung valve clearance. So medyo nawala-wala siya ng konti, pero meron pa rin talaga. Ayan. Ngayon kala mo parang may sisiw na tumutunog na dalawang metal na nag-uumpugan. Yung tunog yun. Ganun yung tunog niya, no? So guys, saturo ko kung nasan ba yan, no? Kahit anong pa-tune up mo, palit mo ng kung ano-ano, nandun pa rin yung tunog na yan, hindi siya nawawala, no? Tuturo ko sa inyo kung saan niya makikita. Okay, panoorin nyo lang itong video na to guys. Ayan guys, so syempre bago natin na mapakita sa inyo, kailangan baklasin muna natin yung pinaka ano niya, pinaka flarings niya. So sa pagbabaklas ng flarings, ito lang kailangan natin, no? Isang maliit na screwdriver, isang mahaba, saka ito size 10, size 12 na cross wrench. O kung may size 8, basta ganito. Ayan. Okay, ready? Problema. Oh, vlog ko muna yung mga kung ano-ano. Oh, okay man. Parang rider, no? Parang rider yung dating na. Mura lang to? Magkano, ma'am? Mahal ko ito na sa 2.6. Oh, 2.6 lang. Takbo yun. Takbo naman, tulin. Euro tops ko dito na abot ko na sa 1.35. Sa gabi, hindi pa. Hindi pa, may iksi yung daan sa atin eh. Kinta. Oo, kinta siya. May mga ano lang siya, may mga issue lang siya ng mga common. Yung mga vibrate, ganun-ganun. Oo, natural na ito. Yung mga vibrate eh. Magbalit nga ako ng sprocket sa likod eh, para buwasan yung vibrate. Ilang buwan na ito sa'yo? Apat? 4 months, oo. Araw-araw ko ginagamit siya eh. Parang rider is pa naman. Diyay ko, muli na. Ganun. 60 kilometers per day. Diyay ko dito. Okay naman. Ang ano lang rin, yung makina masyado mainit. Kailangan ng pang long ride na ano, na langis talaga. Oo, langis talaga yan. Ano, importante. Yung akin nga yun, ganito rin yun. Ay, ganito rin yun sa'yo. Pero hindi, ito yung ano, yung RQS. Ah, oo. Ano yun, yung ilan cc yun? 150 yun. Oh, 150? Oo.
Ano lang yung kasi gawa nang na-stuck siya. O ano nangyari? Ngayon yung carburetor niya, matagal na rin yun. Wala ako napalitan doon. Stuck talaga siya? Stuck talaga. Ayos. Mas maganda pa rin yung stuck talaga. Walang sakit sa ulo. Oo. Ngayon problema lang nun. Ano yung carburetor niya? Adinis na siguro. Wala, palitan talaga yun. Ano nangyari? Na hindi na siya, hindi na maayos. Oh? Yung bigay niya ng ano. Gasolina? Oo. Bakit? Matakaw na? Oo, oh, isa na yung matakaw. Tapos inayos nila, eh, hindi na makuha yung ano, timing. Ay, hindi na makuha yung sarukad na nga siguro. May ganun kasi, minsan sobrang takaw na ng gasolina. Oo. Oh. Lahat naman kasi ng parts niya may mga... So, ilang taon yun sa akin, wala yun. Walang binigay ng sakit ng ulo. Oo. Oh. Eh, sa GC kasi namin, GC kasi kami, mayroong mga nagtatanong ng mga ano. Kasi hindi daw nawawala yung lagitik. Eh, hindi naman talaga mawawala lagitik niya. Kahit naman yung ano, sniper. Meron naman. Meron naman talaga yung mga yun. Ay, sabi kayo, papakita ko sa inyo sa inyo may ikuha yung lagitik niya. Minsan sa chin lang yan niya eh. Minsan ano. Maka ano lang, minsan sa ano lang, maluwag ang kadena. Mm-hmm. Pero mapit mo rin yan pag ano, makabisado mo yan. Asan na yung ano, yung sa'yo? Andyan pa rin, 6 na taon na yan. Agal na rin o. Agal na, walang pinalita pa dyan. Oh? May gulong, hindi ko napalitan yan. Talagang stock. Ano na talaga? Stock lahat. Yun lang, hindi lang siya naalagaan o hinayaan. Ano. Pero pag malinisan naman, okay naman. Lumaki na rin pa rin. Walang napalo. Yung isa, wala. Wala, yun, walang problema dun. May papalitan ko dun. Yung wala ang carburetor niya ata. Carburetor talaga. Oo. Dali lang naman, mura lang naman yung carb. 600, yung magandang klase na. Nababaklas yung klase ng resuction bulb niya. Hindi so na. Parang wag pigtay style na. Yeah. Sige. Oh, halik ka dito. Shout out muna dito sa anak ko. Mas madami subscriber ko dito. Shout out muna dito sa anak ko. Ayan, pakita ka sa camera na. Oh, yan. Yan, hello. Shout out sa iyo, anak. Mas marami subscriber ko sa iyo. So, guys, napakahalaga na meron ka nito, ah. Kasi kailangan baka sa inyong harap dito. So guys, kung hindi nyo pa na alam kung paano magbaklas ng flairings, no, itong pinaka Beeperman 150, click nyo yung mga videos ko, meron tayong tutorial dyan. Oh, ito lang. So, natanggal na natin yung flairings natin, no, pero itong pinakaharapan. Ayan. So, ang pinaka total ng tornilyo natin para mabaklas mo siya is 24. So, kapag hindi pa 24 yung nabaklas ninyo na tornilyo, ibig sabihin, meron pa kayong mga hindi natanggal. So, panoorin nyo na lang yung video dyan sa akin na na-upload ko. May tutorial tayo kung paano siya baklasin. Okay, ready? Ayan, ito. So, nabaklas ko na siya, no? Yan na yung pinaka-body natin. So, medyo madumi na siya. Yung mga likabok na siya kasi halos 4 na buwan na rin to. Tapos, panay pang ulan. No? Tapos ito, pakita ko lang sa inyo yung kinabit ko sa inyo. Yung kinabit ko sa kanya na, ano, na... ito air breather dito, air breather hose sa pinaka ating ito lagayan ng oil. So ito siya, ayan, mahaba yung hose na yan. Ito kasi nakakatulong din kasi to guys, para yung ano, yung init ng makina, kasi sobrang init ng makina ni Beeperman eh, para mabawasan, no, at least maano, mabawasan yung init ng ating makina. So ito siya, yeah, mahaba yung hose na yan. So yung mga nag-worry na akala baka tumalsik yung pinaka langis niya. So ito, kita mo naman yan, mahaba yan. Yan, paikot yan. Ayan yan, o. Ayan, dire-diretso yan dito. Yan,
Dito yan, sa taas yan. Yung dulo niyan, andito sa pinakataas. Yan. So, dyan sumisingaw yung hangin na mainit galing sa ating makina. So, hindi nyo kailangan mag-worry na baka yung langis tumagas at lumipad, tumalisik, ganun. So, safe na safe siyang gamitin. Pagdating sa tubig, ayan, may cover din siya dito. So, malabo rin siyang pasukan. Mahaba yan, siguro mga isang metro lampas yung haba nitong hose na to. Tapos kapag umandar yan, yan, may hangin yan. Parang humihinga yan, humihinga. Nagaling dun sa makina natin para maiwasan yung init. Okay? So, balik na tayo dun sa ating lagitik portion. Kung saan siya nang gagaling. Ayan, okay. So, ito yon, no? Ito yung tinatawag na air suction valve. Ayan. Ayan, connected yan dito sa makina natin. Tumutulong yan para maiwasan din na mag-overheat yung ating makina, no? Ganyan natin. Basta ito yan. Hindi ko alam talaga yung tunay na purpose nito, pero nung binaklas ko to, nakita ko at narinig ko na dyan ang gagaling yung lagitik. May resuction valve, no? So, ngayon guys, papakita ko sa inyo paano ito baklasin. Tapos papakita ko rin sa inyo sa loob kung ano yung lumalagitik nyo. Take note lang guys, make sure lang na kapag binaklas nyo to, alam nyo rin to paano balik. So, pinakamagandang gawin natin is picturean muna natin bago yun siya baklasin. Yan. May mga hose kasi yan. May mga hose yan. Kapag mayroon kang mali na hindi na ibalik dyan, especially ito galing sa carburetor, yan. Mahirapan kang paanda rin yung motor mo, okay? So, picturean nyo muna. Okay? Ngayon, babaklasin ko na siya. Siyempre, una ito. Taas mo lang yan. Yan, tapos ito, ilain mo lang yan. Yan. Tanggal na siya. Tapos ito. Yan. Tapos sila lang rin to. O, yan. Diba? Tanggal na siya. Okay. Sa kabila naman tayo. Tapos, ito sa ilalim. Wala ko nakikita nyo. Ito. Yan. Galing to sa intake manifold natin, ah. Yan. Ang galing mo lang rin itong lock na yan. Trust nyo lang. Tapos sila. Yan. Tapos, tanggalin na lang natin itong tornilyo. Ito. Ang ano nyan is yan yung size 8. So, at least may 8mm ka na, ano, na T-wrench para matanggal mo yan. Okay? Kuha lang ako. So ito. So ito na siya mga boss, natanggalan natin siya, no. Ngayon, babaklasin din natin 'to. Kahit ito lang 'yung pinakaibabaw. Ito pwede mo rin 'to tanggalin. Yan. Hindi niyo matanggal, kumuha kayo ng pliers. Hilahin lang o i-twist niyo lang, twist niyo. Ito 'yung air suction valve na tinatawag. So babaklasin natin 'to. Yan, apat na tornilyo. Papakita ko sa inyo. Nandun lang 'yan sa loob, 'yung lumalagitik na tik-tik-tik. Parang ganoon ang tunog na kahit anong tune-up niyo nandun pa rin. Okay? Ano siya? Ayan, so ito na. Babaklasin na natin siya mga boss para makita ninyo. Make it sure lang ulit guys, no? Kapag babaklasin ninyo, alam ninyo kung paano ibalik. So tandaan nyo muna, picturean nyo muna kung di nyo haya. So apat lang to na tornilyo, no? Apat na tornilyo na may kasamang ano, washer lock. Yan. Tapos, slowly lang, bubuksan ninyo yan. Hindi ninyo kabisado. Ito, slowly. Tapos yung ganyan, angat nyo lang to. Yan. Tapos meron pa ulit na isang tornilyo dito sa ibabaw. Yan, tandaan niya itsura. Yan, ganyan. Ito may nakapataas siya. Minsan nililinis din tong part na to kasi nadudumihan to especially kapag maulan. Yan.
Ngayon guys, ito, pwede nyo linisin yan. Especially kapag meron na yung mga ano, mga latak-latak. No? Tapos yung lagitik na sinasabi ko sa inyo, eh makikita nyo yan. Ito. Yan. Yun. Ito yung dalawang metal na nag-uumpugan na kahit anong gawin ninyo, eh kahit anong patunap ninyo, hindi rin nawawala yung lagitik. No? Iniisip ng iba na kailangan na magpalit ng timing chain, tensioner, kung ano-ano. Although yes, no, mababawasan. Mababawasan yung lagitik, pero hindi talaga siya mawawala. So yung mga masiselan dyan na ano, na owner ng Beeperman, eh halos mabaliw-baliw na kayo kung saan talaga nanggagaling yung lagitik na yon. Eh guys, ito pinakita ko na, nandito lang yon. So paano ko mapapatunayan? Ito yan siya. Pahinggan nyo ah. Ito kasi ano yan, pumapalakpak yan. May hangin kasi yan dito na nanggagaling sa loob ng ating makina. Sinasuction niya, tapos nilalabas niya. Even itong galing sa pinaka ano, manifold, no? Sinasala rin niya papunta doon para papunta sa ating makina. So, ito yung tunog. Yan. Last time ginawa ko, niremedyoan ko to. Nilagyan ko to ng duct tape dito. No, nilagyan ko siya ng duct tape para kahit umampas siya, hindi siya masyado maingay. Nga lang, may nangyari hindi maganda dahil nabawasan yung horsepower ko, hindi ko alam kung bakit. So, nung tinanggal ko yon, eh yun, halos bumalik din yung talagang original na, horsepower ng aking motor. Dinig nyo ba? So, yan. Ito yung pinakasanhi ng ating lagitik. So sa mga ano diyan, yung mga problemado, no, especially yung mga baguhan, yung mga wala pang idea, no, ito 'yon. Simpleng-simple lang. So huwag kayong mag-worry, huwag kayong magpalit ng kung ano-ano kung hindi naman talaga kailangan, dahil isipin niyo na lang, sayang yung pera, pangalawa sakit sa ulo, no. Matuto tayong makontento, guys, no. Kasi si Beeperman eh, talagang napakaganda ng performance niyan, kung alam niyo lang. No. Although meron naman siyang mga minor na problema, eh nare-remedyoan naman. Base naman sa presyo niya, eh hindi siya ganun ka ano, kamahal pag pagdating kung paano siya ayusin yung mga problema niya. So worth it na yung price niya, no. Eh no, ulit-ulit tayo niya, no. Oh. Pumapalakpak kasi yan, boss. Kapag nandito yan sa loob. Ayun. Mapapalakpak yan. So sana wag na kayong mag-alala sa problema ng inyong motor para iwas na ng sakit na ulo, tsaka mga parang hindi na rin kayo magkaroon ng mga hallucination ng mga ganto, ganyan, mga haka-haka na yan, no. Tulungin na lang rin yung sarili ninyo na wag na ano, na wag mag-isip ng kung ano-ano. Ayan. So ito na 'yon. Nasa air suction valve siya. Ito pwede rin to linisan, guys, ha. Ito yung mga dumi dito, yan. Sinalo dito, baka barado yan. Maliit lang yung butas niyan. Nililisan din yan minsan. Kung meron kayong carb cleaner, pwede yung spray yan. Okay. So, hanggang dito na lang video natin. Sana may natutunan kayo at nakatulong tong video natin. At sa mga Beeperman user dyan, guys, good luck. Ride safe sa atin, no? At huwag niyong kalimutan na mag-subscribe. Sa susunod nating video, meron akong ipapakita na isang klase din ng mga minor na problema ni Beeperman, pero hindi siya ganun halala. No. Mga minor lang na kayang-kayang remedyohan. Yung iba kasi talagang kapag nakarinig na ng kung ano, eh nababaliw na, no, o nagkakaroon na ng mga hahaka sa utang. Halos gusto niya nang isuoli yung motor. No, sayang naman kasi napakaganda ng Beeperman natin. Okay? So maraming salamat sa panonood ninyo. Huwag niyo kalimutan na mag-subscribe sa ating channel. At yun lang. Good luck and God bless. Peace out.